The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Apat na kilometro ang biyahe papuntang Barangay Talon-Talon kung saan matatagpuan ang Sitio Asinan. At dito sa gilid na daanan na ito, ang siyang daan papuntang ito sa Sitio Asinan. Sa pagpasok namin sa Sitio Asinan, nalaman namin na ito pala ay dating pagawaan ng asin dito sa Barangay Talon-Talon. At ngayon, ito ay naging squatter area na. Tumatayang umaabot ng 1,000 residente ang naninirahan dito. Sa pagpasok namin sa Sitio Asinan, tumambulad agad sa amin ang kanilang unang problema. Ito ay ang basura. Ang kinakaharap ng Sitio Asinan ay ang problema sa basura. Ang kakulangan sa proper waste disposal management ay naging sanhi sa paglago ng basura dito. Lingid sa kanilang kaalaman, ito ay magdudulot sa kanila ng iba't ibang sakit. Ang Sitio Asinan ay malapit sa dagat, na kung saan ang kanilang pangunahing pamumuhay dito ay ang pangingisda. Ngunit naalarma ang grupo sa aming nalaman. Ang Sitio Asinan ay nahihirapan sa kanilang palikuran. Isa sa mga problemang kinakaharap ng mga residente dito sa Sitio Asinan ay ang kakulangan ng palikuran o comfort room. Sa kakulangan ng palikuran, ito ay nagdudulot ng masamang epekto sa mga naninirahang residente dito, partikular na sa kanilang kalusugan. Kung napapansin niyo sa aking bandang kanan, ito ay isang halimbawa ng kanilang palikuran na kung saan ang kanilang pagdudumi ay dumidiretso sa baba. At ito ay nakakadagdag ng polusyon sa dagat. Sa pagdaan ng panahon, tumataas din ang bilang ng mga kabataan dito sa Sitio Asinan. At dito namin nalaman na talamak pala dito ang early child pregnancy. Ang pangatlong problema ng Sitio Asinan ay ang early child pregnancy. Sa aming paglalakbay, may nakilala kami tatlong babae, tatlong mukha ng early child pregnancy dito sa Sitio Asinan. At dito namin nakilala si Alvi, hindi niya tunay na pangalan. Ilang taon ka na ngayon, Alvi? 23. Ilang taon ka nung una kang nabuntis? 15. 15 years old? Sa kasalukuyan ay may tatlong anak na si Alvi. Kakapanganak niya pa lang sa kanyang bunso.
Nung tinanong namin kay Albie kung ano yung dahilan kung bakit talamak sa kanila ang early child pregnancy, ay etong tugon niya. Siguro kasi nga mas marami dito yung kulang, hindi na nakapag-aral dahil sa kahirapan, tapos meron din dito mga nagtatrabaho na kasi nga sa kahirapan, lahat ng kahirapan rason. Tinanong namin kay Albie kung anong gusto niyang tulong mula sa barangay upang maaksyonan ang problema nila sa early child pregnancy. Siguro yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kasi meron talaga elementary pa lang, tapos nag-stop ng elementary, nagtrabaho na, pero ngayon gusto nilang mag-aral ulit, kaya lang wala talagang pera. Paano mag, ano yung libreng mga katulad nung ALS, parang hindi sila nakaka-avail nun. Bakit? Bakit? Sa tingin mo, bakit hindi nakaka-avail? Kulang siguro sila sa kaalaman din. Naikwento ni Albie ang kanyang mahirap na karanasan bilang isang batang ina. Mahirap talaga kasi first, masyado ka pang bata, hindi ka tagapin pag magtrabaho ka. Tapos, hindi ka din nakapagtapos, grade 6 lang ako nun. Tapos, parang mahirap din yung pamilya ko, mahirap yung pamilya niya, wala talaga kami matakuhan. Pinagsisihan mo ba na nangyari yun? Nagsisinawala po sir, kaya lang nagdunay kasi yun sir. Kailangan panindigan na lang sir, tapos itama na lang lahat ng pagkakamali. Nagkamali naman ako. Hindi ko na rin iuulitin pa. So ano yung plano mo sa mga anak mo ngayon? Mag-focus sa kanila, sir. Mag-focus talaga sa kanila, lalong-lalo yung pag-aaral. Maliban kay Albie, may nakilala din kami dalawa pang parehong nabuntis ng maagang edad. Ito ay sina si Lynn at si Joy. Pareho silang gustong makaahon sa hirap ng buhay at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Kaya naman, tulad ni Albie, ay gusto din nilang humiling sa ating gobyerno na mabigyan sila ng sapat na kaalaman sa paraan ng alternative learning system. Ang problema ng Sitio Asinan sa basura, walang palikuran o comfort room, at early child pregnancy ay inilapit namin sa tanggapan ng barangay chairman ng barangay Talon-Talon. Nakausap namin ang barangay kapitan ng barangay Talon-Talon at nangako itong aksyonin agad ang mga problema sa Sitio Asinan. Hangad namin naway sa pagbalik namin dito sa Sitio Asinan ay makita namin ang pagbabago sa kanilang lugar. Ako si Sherilyn Suyong. Ako si Maximino Kaidi. At ako si John Kino Julian. At ito ang iba't ibang mukha ng Sitio Asinan.